process can be analyzed in two ways. So the first method of analysis is through method of joints. I'm sure you're familiar with this method of joints from your mech or statics mechanics. Okay, so if a truss is in equilibrium, then each of its joints must also be in equilibrium. Hence, the method of joints consists of satisfying the equilibrium conditions, dalawa, summation of forces in the horizontal and summation of forces in the vertical axis should be always equal to zero to make it in equilibrium. Or else, kapag hindi nag-equal to zero lahat yung dalawang yan, the joints would be moving and the entire truss would be also moving. And of course, they are not in equilibrium. And of course, we don't want to happen that in our structure. Then for the forces exerted on the pin at each joint of the truss. So ibig sabihin, if you have a certain truss, okay, ang limitation natin ng truss analysis, kunwari simple truss, simply supported trusses, and it contains or it is made of these member forces. Again, yung nasa ibabaw, ang tawag dito are the top cords. Yung mga nasa ilalim, ang tawag dyan are the bottom cords. Tapos yung mga nasa gitna or nasa loob ng truss, ang tawag doon naman natin are web members. Okay? So, unang assumption sa truss natin is that lahat daw ng joints, so these are the joints, lahat daw ng joints sa isang truss are assumed to be pin-connected. Pin-connected or hinge. So, what does it mean kapag ka naka assume siya as pin or hinge, that means that the moment at all joints are also equal to zero. The moment, okay, the magnitude of the moment at in all joints are equal to zero. If the moments are equal to zero, so that means for each member of the truss, ang force na lang na kinakarga or kinikerry ng each member would be more of the axial. Then when we say axial, it could be tension or tensile force, or it could be compressive force. So, dalawa lang ang possibility ng nature ng axial force sa isang truss member. It could be tensile force, or it could be a compressive force. And pag sinabi natin tensile or compressive, these are axial. Pag sinabing axial, the force is acting along the axis of the member. Let's say, for member AB, kunwari yung top cord na AB, kung yung top cord ng AB, kunwari, bilog yung cross-section niya, kunwari lang. Okay? Kunwari, yung member AB is circular yung cross-section. Ibig sabihin, yung axis niyan is passing through this line. So, that is the axis. Therefore, the force acting on that member, let's say AB, could be tension or compression. Pagka-tension, the force is, sorry, pagka-compression, the force is being the member is being compressed. Kaya nga compression. Okay? The opposite of being compressed is yung tension naman, away. Pagka away naman yung force dun sa member, that is tensile force naman. So, yan ang magiging forces natin kapag ka we analyze stresses. Axial forces that could be either tensile force or compressive force. Okay. So, tapos yung pangalawang, okay, ito yung first assumption, no? Lahat. All joints are pin-connected. Yung pangalawang assumption natin sa truss analysis is that all loads that are applied in the truss are joint loads. Ano sabihin nun? Lahat ng mga loads na ina-apply natin sa truss can be only considered as joint loads. Ibig sabihin, naka-direct siya or naka-apply siya sa joints lang. It could be vertically downward, it could be vertically downward, or it could be horizontally, no? So pwedeng naka-inclined or naka-upward. So in any direction, pero lahat ng forces natin sa truss can be only applied at joints. So, hindi pwede tayo mag-apply. Halimbawa, nandito yung bottom cord. Kunwari, this is bottom cord AC. Kunwari, si AC. Hindi tayo pwede maglagay ng load dito sa gitna or sa pagitan between member AC. Hindi pwede yan. Kasi kapag kayong member wala sa joint, okay, violation yan. Kasi this
force when applied nang wala sa joint, it will induce bending on member AC. And ang bending ay hindi na siya axial. Okay? So since ang tawag nga dito is a two-force system, kasi it could be axial tension or axial compression. So hindi siya pwedeng kumarga ng flexure or bending. Kaya bawal sa truss ang magkaroon ng ganitong klase ng load na wala sa joint. But of course, in reality, sa actual trusses natin, sa actual construction ng trusses natin, hindi natin naiiwasan na merong nagkakaroon ng load nang hindi naka-apply dun sa pinaka-joint. Diba? Halimbawa, magsabit ako dito ng isang ano sa truss, magsabit ako dito, tapos lagyan ko siya ng, diba, nakakita ka na kayo ba minsan dun, lalo sa mga talyer, diba, yung mga sa repair shop na mga sasakyan, minsan pagka may truss na bakal sa taas, tapos ia-ankle lang nila dyan yung chain, no, yung kadena, tapos isasabit na dyan, dyan na isasabit yung pinakamakina ng sasakyan para ipupulin nila, ihilahin yung makina, tapos iaangat. Diba? Minsan, ina-ankle lang nila yung chain dun sa pinaka-truss na kung saan ipinoposition nila na wala naman yun dun sa joint. O, paano mangyari dyan? In reality, wala naman yan sa joint yung load. Okay. So, pag ganyan yung ginagawa sa actual, pagka ina-analyze na natin yung truss na yan, hindi natin nilalagay yung load dun sa pinaka kung saan siya naka-apply. Sa halip, ang ginagawa natin dyan, halimbawa, ganyan yung load. Kung nasa gitna mo siya in-apply, ang ginagawa natin sa load, halimbawa, yung load is, kunwari, 10 kilonewton. Pagka ina-analyze natin yung truss, ang gagawin natin dyan, yung 10 kilonewton, isahatiin natin sa dalawa, didivide natin sa dalawang joints na magkatabi. So, dito, lalagay ko yung 5 kilonewton na load. Tapos sa kaliwang joint naman, doon ko ilalagay yung another 5 kilonewton na joint. So, kapag ka nag-a-analyze na tayo, hindi natin kinoconsider yung actual load kung saan siya naka-apply, lalo na kapag hindi siya naka-apply sa joint. We always shifted or moved the load into its nearest joint. That is for the purpose of analysis lang. Kasi, in truss analysis, dapat lahat ng forces are placed in joints. Okay. So, under the method of joints, when applying these equations, the correct sense or of an unknown member force can be determined using one of the two possible methods. Okay, number one, always assume the unknown member forces acting on the joints free body diagram to be in tension or in pulling. Ulitin ko. So, yung unang step daw or assumption na dapat natin gawin is kapag nagsosolve tayo ng member forces at hindi natin alam yung nature ng stress ng force na yon, either tension or compression, better assume it in tension daw. Okay? Tension daw. So, yun. Then, yung number three to, the correct sense of direction of the unknown member force can be, in many cases, determined by inspection. So, however daw, kung hindi mo man ma-identify kung tension or compression initially yung member force, maraming paraan naman daw, no, na para malaman natin kung ano yung magiging totoong actual nature ng force. It could be tension or compression. Okay, so, kaya kung kaya mong i-identify prior to the analysis yung member force, either tension or compression, much better yun yung gamitin mo. Yung tama na antimano. However, kapag hindi mo kayang i-identify yung tamang nature ng force, you may assume it to be in tension. Okay? Pag nagkamali ka, malalaman mo kung mali yung assumption mo kapag ka nag-negative yung magnitude ng force upon analysis. Okay? So, these are the detailed procedure for the analysis. So, here is the complete procedures in the analysis using method of joints. So, I'll just illustrate that procedure by solving the following problem. Okay, so let's have the sample problem number one. Determine again the force in each member of this given truss shown. Then state if the members are in tension or in compression. Assume all members are pin connected. So even though kahit hindi naman sabihin yan yung assumption na yan, parating assumption naman yan in truss analysis that all
members are pin connected or all joints are pin connected. Okay, so how do we do this? By method of joints. Okay. Okay, so first let's have identify the supports. Okay, so this is a hinge support. Therefore, we expect to have a vertical reaction here. So let's say R, A vertical. Tapos may horizontal reaction dyan kasi hinge siya. So let me call it as R, A horizontal. So dalawa kasi hinge. Tapos ito naman sa point D, it is a roller. So expect to have a vertical upward R, D. So I have three unknowns. Okay. First, let's check the determinacy. Okay. So determinacy. So I is equal to B plus R minus 2J. Tama ba? Okay. So number of bars. How many bars do we have? Sa top chord, 1, 2, 3, 4 sa top chord. Sa bottom chord, 5, 6, 7. Okay, 7. Tapos yung web member, 7, 8, 9, 10, 11. So we have 11 members or bars plus reactions. We have tatlo. Diba? Tatlong reactions. Then, twice the joints. So ang joints are A, B, C, D, E, F, G. Yan yun. 5, 6, 7. So we have 7 joints. 4, 5, 6, 7. Okay, so therefore the degree of indeterminacy is 11 plus 3 is 14. 14 minus 14 is 0. So therefore, the truss is determinate. Determinate and stable. Ibig sabihin, kaya natin itong i-analyze. Okay, so okay, so let us analyze it by method of joints. Okay, so by method of joints. Okay, pagka method of joints, so dalawa yung equation that will be satisfied. Summation of forces vertical equal to zero at saka summation of forces horizontal equal to zero. Dalawa lang kasi joints eh. Walang summation of moments. Okay? So, dalawa lang. Okay. So, let's have... Okay, let us identify... Let me call this as theta. The angle over here. Okay? So, kung gagawa ko ng triangle doon for that theta. So, kung ito yung theta. Consider ko yung ano. This is A. Kunwari, this is point A. This is point F. Tsaka this is point, ano ba to? Ito yung point dito eh. Say point O. Point O. So, sabihin, this is 4 meters and this is 2 meters, right? Yung 2 meters, yung dito sa kaliwa. Okay? So, this could be simplified as this triangle. Ito ay theta. I-simplified ko lang yung 2 tsaka 4. This would be 1. This would be 2. And this is what? Square root of 2 square 4 plus 1. So, 5 square root of 5. Ayan. So, ito ngayon yung gagamitin kong triangle. 2, 1, tsaka square root of 5. Yun yung theta. Okay? So, hindi ko isosolve yung theta, yung sine, arc sine theta or arc tangent of theta para ko masolve yung theta. Hindi ko isosolve. Para eksakto yung magiging sagot ko, hindi ako mag-round off. So, ito yung gagamitin kong triangle. Okay? So, let's start. Okay. So, let us now consider una at joint A. Okay, so at joint A. Uy. Okay. Okay, at joint A. So, ito drawing ko yung joint A. Okay, ito yung joint A. So, ano yung mga pwersa na nag-a-act sa joint A? Okay, meron akong, okay. So, I need to solve first for the reaction. Okay, solve natin muna yung reaction. Solve reactions. Kailangan kasi natin sila.
Now, pag nag-summation of forces, horizontal ako equal to zero sa buong structure. Ano-ano yung mga forces na nakikita mo na horizontal? Diba? Meron akong RAH, horizontal force yan, kasi reaction. Other than RAH, meron ka ba nakikitang horizontal force? Wala na, diba? So, that would be equal to zero. So, this would be just be zero. Okay, next, summation of forces vertical, okay, or buong structure. Siguro hindi vertical ang maganda. Okay. Pwede rin, summation forces vertical, ang mangyari dyan is yung RAV pataas plus yung RD pataas minus isummation ko lahat ng mga pababa na vertical na forces. That is 4. Diba? 4, 8, okay, ilan yun? 12, plus 12 din dito, 24. 24 tsaka 8, 32. So, sinuma total ko na 32. Must be equal to 0. So, sabihin, RAV, pag inad ko sa RD, would just be equal to the total vertical load. Okay. But, because of symmetry, di ba? But, RAV is equal to RD. Do you believe? Kasi, symmetrical yung forces. Symmetrical din yung geometry ng truss. Ibig sabihin, okay, they must be equal. And kung equal yan, ang mangyari is kalahat, paghahatian lang nila na yung 32 sa dalawa. Kaya ang sagot doon would be 16 kilonewton and that would be vertically downward. Okay, so kumbaga kahit hindi ka mag-equilibrium equation, by inspection alone, malalaman mo na ang reaction sa AV at saka sa D would be kalahati ng total vertical load na naka-apply dun sa truss. Okay, so I will put it here that this is 16 kilonewtons. Likewise, yung RD rin is also 16 kilonewtons upward. Okay. Now, so let us identify what are the forces acting at joint A. Okay, yung RAH, hindi ko na isasama kasi zero. Yung RAB, meron akong 16. Pataas. Okay? Tapos yung AB, ito yung AB. Okay, so sabi natin, initially, gawin natin siyang tension. So ito si AB. Ginawa ko siyang tension, kaya lalagay ko dito tension. Paano siya naging tension? Kasi ang arrowhead niya ay away from the joint. Kapag ka, yung arrow is away from joint, that is tension. Pagka towards, okay, the arrowhead is towards the joint, that is compression naman. Diba ganun naman yun? Pag away from the joint, hinihila mo siya away from the joint, that's tension. Pagka towards the joint, kinocompress mo siya, kaya compression. Okay, so ayan yung AB. Now, tapos yung AG. O, kunwari, AG natin is here. AG. Again, I considered it as away from the joint, so I'm assuming that this is also tension. And this is the theta over here. Okay? Tapos meron tayo pang 4 kilonewton na load dun sa joint A na pababa. Okay, so pababa na 4 kilonewton. Okay, so yan ngayon lahat yung mga forces nagnanaga-act sa joint A. Okay, so sabi natin, at any given joint, dapat the equations of equilibrium, summation of forces vertical and horizontal must be satisfied. Okay, mabisa magagamit ang method of joints kapag ka sa isang joint, meron lang dalawang unknowns parate. O, tingnan mo yung joint A. We have apat na forces, 16, AB, AG, tsaka 4. Hindi ba't dalawa ang unknowns, AG, tsaka AB? Kapag dalawa lang ang unknown, kaya mo ma-solve yung dalawang yon by method of joints. Kasi we have two equations of equilibrium. Summation forces horizontal at summation forces vertical. We have two unknowns with two equations, so kaya natin ma-solve yan. Kailan mangyayari na hindi mo ma-solve ang isang joint? Hindi mo ma-solve ang isang joint kapag merong more than two
O kaya, kunwari, meron tatlo or more na unknown sa isang joint. Ulitin ko, kapag ka meron ng tatlo or mas madami pa sa tatlong unknown doon sa joint na yon, hindi mo kaya siyang ma-solve by method of joints. Okay, so ang limitation ng method of joints is dapat lang in every joint, dalawa lang ang unknown. Okay, so let us solve this one. Okay, so dalawa. So yung AB horizontal, so wag yan ang gagamitin natin muna. Mag-vertical muna tayo. Summation of forces vertical muna. Kasi yung AB horizontal, unknown, hindi natin masasolve. Summation of forces vertical equal to zero. Let's say, kapagkapataas na puwersa, okay, pagkapataas na puwersa, i-assume natin siya as positive. Okay, so what are the forces vertical? Yung 4 kilonewton, pababa. So, minus 4. Yung 16, pataas. Plus, pataas. 16. Yung AB, hindi siya kasama kasi hindi naman siya vertical. Itong AG, hindi ba naka-incline siya pero may vertical component yan. Okay, nasaan ang vertical component ng AG? Hindi ba dito sa taas, pataas? So, pataas means positive. AG, ang AG ay naka-slant, no? So, ano ang vertical component yan? Diba ang vertical component yan, halimbawa ito yung AG, ito yung vertical component at saka yung horizontal component. Kung ito ay theta, ang horizontal component is AG, at kung yung theta, adjacent, diba kadikit niya yung AG, yung horizontal, katabi. Katabi means adjacent. Adjacent is cosine. Cosine theta. Tapos yung dito naman, yung vertical, ang tawag natin dyan, yan yung AG, opposite side yan, diba? Kasi ito yung angle eh. So this is the opposite side, kaya yan ay sine of theta. Okay, so pwede mo nang tanggalin yung AG na naka-inclined. Na-resolve mo na siya sa dalawang forces. Isang vertical, AG sine theta, tapos yung horizontal, AG cosine theta. So balik tayo rito. Since we are summing up forces vertical, so ang gagamitin natin yung AG sine theta. AG sine theta. Yung AG cosine theta, hindi siya kasama kasi vertical forces yung ina-add up natin. So wala na. Everything should be equal to zero. So yan na yung equation natin for forces vertical. Okay, negative 4 plus 16 is 12. 12 plus AG. Ano ang sine of theta? So titingin ka dito sa triangle na to. What is sine of theta? Sine is opposite 1, adjacent is square root of 5. So, ang sine theta is 1 over square root of 5. So, yan yung sine of theta equals 0. So, from there, I could solve for the member force on AG using our calculator. Oh, can you help me? Pakisundan. So, that would be simply negative, no? Kasi yung 12, pag nilipat ko sa right side, magiging negative. So, negative 12 divided by 1 over square root of 5. So, yan yung magiging sagot natin. Negative 12 divided by 1 over square root of 5. Okay, so the answer is negative 26.8328. 8328 kilonewtons. Okay, store ko siya sa A para hindi ko matapon yung ano, yung decimal. Now, anong ibig sabihin ng negative 26 dyan? So, that means yung AG natin is equal to 26, positive na, 26, 8 to 28. Ginawa ko na siyang positive. Ibig sabihin ng negative doon is mali yung in-assume natin kanina na tension. So, ang tama rito is compression. So, ito na yung pinakasagot sa AG. Okay. O, next. Kapag ka nahanap mo na yung AG, edi solve na tayo sa unang unknown AG. Sunod yung AB naman. Paano mo solve yung AB? Summation of forces, horizontal naman tayo. Okay? Horizontal, ibig sabihin, let's say, pagkapakanan yung force, gawin natin positive. Pagkapakaliwa, yun yung gagawin natin negative. Yan yung sign convention natin. Okay, so again, dito tayo sa joint A pa rin, no? So, ano yung mga forces horizontal? So, hindi kasama yung 4, kasi vertical siya. Yung 16 din, hindi rin siya kasama. So, basically, it would be
Yung AB pa kanan, kaya positive AB. Tapos yung AG, pa kanan din, no? Yung horizontal component nito, ito yun, yung AG cosine theta. So, pa kanan din plus AG cosine theta. Wala nang iba, diba? So, equal to zero. Okay? So, that would be, substitute ko lang. So, AB plus, ano yung AG? Ano yung AG na to? Okay, yung AG na isa-substitute ko rito, since binasik ko tong equation na to sa original figure natin dito, na yung AG is pataas, so ang gagamitin kong AG rito, yung talagang lumabas na sagot, yung negative 26.8228. Okay? Tapos, what is cosine of theta? Ang cosine of theta, tingin ka rito sa triangle ulit dito, the cosine is O adjacent to over hypotenuse, which is square root of 5. Ayan. So, equals 0. So, from there, may masasolve akong AB using my calculator. Diba naka-shift store ako sa A kanina? So, i-recall ko lang siya si alpha A. Negative 26 times 2 over square root of 5. Okay. So, negative 24. Tapos, ililipat ko sa kanan ng equation. So, magiging positive 24 na siya. So, yan na yung sagot. Okay? So, positive yung lumabas sa AB ko. Ibig sabihin that tama yung direction natin dito sa AB dito na siya ay tension talaga. So, lalagay ko rito tension. So, yan na yung tamang member force magnitude at nature ng force niya na tension sa member AB. So, through method of joint, sa joint A pa lang, nakuha ko na yung member forces AG tsaka AB. Next. Okay. Yung next kong gagawin ay joint naman sa, tapos ko na yung joint A, diba? Saan tayo susunod? Anong susunod? Ang method of joints, gagapangin natin. Usually, nag-start tayo dyan sa reaction, sa supports. Tapos from the supports, pwede sa point A or actually pwede rin tayo magsimula dun sa roller support D sa kanan. Pwede rin dun. Pero in my solution, what I did is dun ako nagsimula sa point A, support A. Okay, from support A, ano yung susunod na joint na i-analyze natin? At joint ano? Joint B or joint G? Which one is proper to solve or isunod? Okay. Joint G ang susunod dapat. Joint G. Bakit? Sa joint G, pag kinonsider mo yung joint G, ano yung mga forces na unknown? Siyempre, yung AG na solve na natin kanina, diba? From joint A. So, di bali ang unknown natin sa G would be GF at saka GB na lang. Dalawa. O, kaya natin masolve kasi dalawa. Tignan mo kapag pipiliin mo yung joint B. Pag pipiliin mo yung joint B, ano-ano yung mga unknowns sa joint B? Meron kang BG, unknown, BF, unknown, tsaka BC. Tatlo ang unknown mo kapag pipili mo ay joint B. So, pagka pinili mo yung joint B, wala kang masosolve kasi tatlo siya, sobra sa dalawa. So, the better joint to choose is joint G talaga. Okay, so ito yung joint G kunwari. Okay, so what are the forces acting sa joint G na naman? Okay, so we have this GA or AG, ito. Okay, so yung AG, itama na natin, no? So i-correct na natin, since alam na natin na ang member force sa AG ay compression, gawin na natin siyang compression. So compression means, ito siya, diba, supposedly, si AG. Compression. So, dapat pa ganyan. Yan yung arrow niya. Yan si AG. Okay? Tapos, may 8 kilonewton na pababa. 8 kilonewton na pababa. Tapos, may GB. Yung GB, perpendicular siya rin sa AG. Perpendicular. Okay? So, what do you think dun sa GB? Sa GB. Tapos yung GF, ito yung GF. Okay. So, ito pa rin yung theta natin. Kung theta yan,
Ito ay theta rin, di ba? Pareha siyang theta rin dito. Kung theta yan, ito theta rin to. Okay? Now, what do you think would be the member force sa GF tsaka GB? Okay, sabi natin kanina, kapag hindi mo alam, assume it as tension. Always assume it as tension. Tapos you could validate it later on na lang. Pero as of this point, kaya na natin siguro malaman kung ano yung totoong member force sa GF. Diba pagka yung konsepto ng flexure, diba pagka meron kang member na ganyan, tapos simply supported, ganyan. Diba pagka niloadan mo siya ng pababa, diba the member ay nag-experience ng ganyan, nabibend siya ng ganyan. So pagka nabend siya ng ganyan, diba yung ilalim niya natatension, nahihigit, tapos yung ibabaw niya nagiging compression, diba? For, yan yung concept of flexure. Tension sa ilalim, compression sa ibabaw. So kung gagamitin natin yung concept na yan sa truss, since the loads are all vertically downward, so ibig sabihin, yung top cord natin magiging compression. Ito yung top cord, compression. Top cord. Tapos itong nasa ilalim, yung tension, yan naman yung mga bottom cords natin. So we can conclude that yung GF natin would be a top cord and that would experience compression. So kung compression yan, dapat towards the joint yung arrowhead niya, towards the joint. Again, I assume it as compression and I believe that would be tama. Mapavalidate ko yan mamaya kung talagang compression yan. That is towards the joint. Etong palagay niyong yung GB, what do you think would be the member force kaya nito? Ito, medyo alanganin tayo rito. Pwedeng tension, pwedeng compression. Okay? So, imi-eight tayo rito kasi na pababa eh. So, siguro, para makontra yan, gawin natin yung GB towards the joint na rin. Towards the joint, so meaning compression yan. Ayan. Ire-redraw ko lang yung joint ko para mas malinaw. Ire-redraw ko. Okay? So, drawing ko uli. Yung 8 pababa, so, ito yung joint, pababa na siya. Dito ko na sinilipat yung 8. Okay? Yung AG, towards the joint, pataas pa kanan, diba? So, ito yun, pataas pa kanan. Ito yung AG. And nasolve na natin yung AG na, that is, ilan? 26.8228. Hindi na negative yan, ha? Kasi tinama ko na yung direction ng AG, that is compression. Tapos yung GF, pababa, kaliwa. So, dito kasi the drawing, pababa, kaliwa. Yan si GF. Again, in-assume ko siya as compression. Check natin yan mamaya. Tapos yung GB, pataas to kaliwa. Ito. Ito yung GB. Assume it compression, pataas to kaliwa. So, ito yung theta natin. Similar, ito rin yung theta natin. They are opposite angles. Tapos, kung ito yung theta rito, so ito naman yung theta pagdating dito sa taas. Ayan. Nakakasunod ba? So, basically, we have four forces at joint G. Okay. Okay, so, pwede tayong mag-summation of forces horizontal and vertical for this case. Okay. Now, since yung GF at saka AG, 'di ba, linear 'yan, collinear, pwede natin siyang i-consider as isang axis. Teka. Lakihan ko ah, ayan. 'Di ba yung GF at saka AG, the same axis 'yan eh. Okay? So, sabihin kong ito yung x-axis ko. Tapos yung GB, tiba yung GB, perpendicular yan sa x-axis. So, tawagin ito as y-axis. Now, instead of summing up forces sa horizontal tsaka vertical axis, ang gagawin ko is magsasum up ako ng forces sa x tsaka sa y-axis na. Para mas masolve ko yung mga forces. Ang tawag dito as ay rotating axis. So, iro-rotate ko. Rotate axis to X and Y.
access. Okay, so let's do it. Una, summation of forces ako sa y-axis muna, y-axis equal to 0. So, ang tingin mo, nakatabingi kang ganun. Ito yung y-axis mo, no? So, ito yung y-axis mo. So, what are the forces on the y-axis? So, meron akong GB. So, positive GB kasi pataas siya. Positive GB. Yung AG tsaka yung GF, wala siya dun sa y-axis kasi nasa x-axis sila. So, hindi siya masasali rito. Okay? So, ang masasali rito yung 8. So, minus 8. Kaya lang, anong component ng 8 with respect to y-axis? Kung ito ay theta, this is also theta rin. O, ano ang y component ng 8 sa y-axis? Hindi ba't 8? This is adjacent angle, so cosine. Cosine of theta. Diba? Wala na, everything equal to 0. So, that would be GB, okay, is equal to yung negative 8 cosine theta, lipat ko sa kanan, kaya naging positive 8. What is cosine theta? Ano yung cosine theta natin? From the triangle that we have. Cosine is adjacent to 2 divided by hypotenuse, square root of 5. Yan. So from there, kaya ko na masolve yung GB ko. So GB is 8 times 2 divided by square root of 5. And I got 7.1554 kilonewton. That is positive. Ibig sabihin ng positive, yung GB na compression is correct. Okay, so yan na yung sagot natin sa GB. I-shift store ko to sa B para ma-save ko. Shift store sa B. Okay. So, what's next? Okay, so mag-summation naman ako ng forces. Summation ako ng forces sa x-axis. Okay, let's say to the right are positive, to the left are negative. Okay, so ano yung mga forces ko sa x-axis? Ito yung x-axis, oh. So, meron akong AG to the right. So, positive AG. Positive 26.8228. Tapos may GF ako dito, pakaliwa. Minus GF. Yan yung unknown. Tapos yung GB hindi kasama kasi vertical siya. Itong 8 kasama pa rin. No? So, pababa. I mean to the left. 8. Ano ang X component ng 8? Hindi ba kung ito ay theta, that is sine of theta. Sine of theta. Wala na. Everything should be equal to 0. Okay? So, therefore, our GF would be equal to yung GF negative, lipat ko sa kanan. So, naging positive siya. So, natira na lang is yung 28.8228 minus 8. Anong sine of theta? O, tingin sa triangle. The sine of theta is 1 over square root of 3. Ayan. So, that would be the answer for GF. Ay, saan yung mali ko? 26, hindi 28. Sorry. Ano yung 26, 28? Ito ba yung AG? Ano yung 26, not 28? Ah, okay. Sorry. Ito. Okay. So, thank you for that. Ayan. So, what would be the answer? Sir, ba't square root of 3 na lang? Sorry, square root of 5. Sorry. Kambaray natin. Ayan. Okay, so yung 26, diba nakastore yan sa A? So yung nakastore sa calculator ang gagamitin ko, kailangan negative, positive. So positive 26.8. Ulitin ko ulit, ah. May konting mali. 26, 83, 28. 83, 28. 83, 28. Ayan. Minus 8.
divided by square root of 5. So the answer here is 23.551. Kilonewton positive, that means tama yung GF natin na siya ay compression. Ayan, tama. 23.55106. No? 55106. Okay, so B, GB at saka GF, tapos tayo. Okay, the last, ano susunod na joint? Okay na tayo sa A. Okay na rin tayo sa G. Ano susunod niyong joint? It's either F or B. Sino ang pwedeng i-isolate natin na next joint? F or B? Pagka F yung kinonsider mo, tingnan mo, ano ang unknown pagka sa F? BF, isa. FC, dalawa. Tsaka FE, tatlo. Oh, hindi pwede. So, hindi natin pwedeng piliin si joint F. How about si joint B? Pagka si joint B yung pinili natin, okay na si AB kanina, diba? Nasolve na rin natin si GB. So, di bali, dalawa na lang yung unknown. Isa, tsaka dalawa. Pwede nating magamit yon yung joint B. O, sige, punta tayo kay joint B. So, at joint B tayo. Okay. So, ito yung joint B. Ano yung mga forces na nag-a-act sa joint B? Okay. Okay, si AB, diba? Si AB. Andito si AB, sa kaliwa. Yan si AB. Okay, nasaan yung arrowhead na AB? Hindi ba nasolve na natin si AB? Asaan si AB? Nasolve na natin si AB. Ito, 24, tension siya. So, kung tension siya, away. Okay, so si AB ay 24 and that is tension. O, tama na yan direction natin. Ah, may mali ba ako? GF is 23.55. Ah, sorry. O, mali. Tama sa calculator. Hindi ko lang naisulat. 23.255. So, tama. Sorry. Na... kalimutan ko yung 2. 23.25510697 yung eksaktong sagot. So, thank you. Next, ulit tayo dito no, sa joint B. Ano pa yung mga person na nag-a-act sa joint B? Diba may member din dito sa kanan? Okay, anong pangalan ng member sa kanan? BC. Si BC. Si BC, unknown siya. What do you think would be the nature of the force sa BC? O, diba bottom cord siya? Ilalim. Due to gravity load, ano ang bottom cord? Okay, so tension. So, pwede ko siya assume siya ng tension. Pagka tension, ang arrowhead niya away from the joint. O, ganyan siya. Ayan, unknown. Ano pa? Meron pa tayong ito, GB. Okay, GB tsaka BF. GB. Okay, ang GB tsaka BF. Ang GB natin. Okay, so yung GB natin. Ito. Ito si GB natin. Si GB ay nasolve na natin kanina. Ito. 7.15. 5.4. And that is compression. Ibig sabihin ng compression towards the joint. O yan. So, compression siya eh. Okay? Tapos, si BF.
Ano yan? Si BF. Itsura ni BF. Okay. Si BF naman ay paganon. Yan ay unknown din, si BF. Okay, so anong palagay mo kay BF? Tension or compression? Tingnan mo yung mga forces. So, compression to. So, malamang ito, tension, no? Para makontra niya yung GB. So, tension siya, i-assume ko. So, unknown yan. Okay? So, yan. So, yan na yung mga forces natin sa joint B. Alamin natin yung mga angles. Ano-ano yung mga angles? Ito yung theta natin kanina, diba? Theta. So, yung sabihin, theta rin to. Tama? Ito rin yun, yun. Okay, so theta rin to. Ano ngayon to? Asan yung theta when sa BF? Theta, so this is theta also. So let us call this as, bagong angle na lang. Let us call this as, say, alpha. So, ito yung alpha. Okay, so from the given truss, hindi kasi kompleto yung given dimensions ng truss. No? So, ang talagang given sa truss is that member GB, this one, member GB is placed perpendicular with respect to AGF. So, tama naman, no? Ito, perpendicular siya. Okay? Then, the height of the truss is 2 meters. Ito yon, 2 meters. And, yung kalahati ng span ng truss ay 4 meters. So, yung buong span ng truss ay 8 meters. Now, it was not given that this is 2 meters. Okay, so tayo lang, ako lang yung nagbigay dito na 2 meters to, yung mga dimension na to. So let me erase this one. So hindi yan 2 meters. Hindi yan given na 2 meters. Hindi yan given na 2 meters. So actually, we're looking into this dimension from point B up to the midspan of the truss. What was given really is yung measurement ng AG to GF. Okay. Wherein, measurement AG is equal to the measurement of GF, which means that this is just the half of the top chord. So, if we will be looking into consideration the triangle, so, di ba, mali rin to. Ito, mali rin to. So, mali rin to. Okay, so let's call it pa rin as alpha. Let us call this as x. So itong hinahanap natin dito, ito ay x distance. Hindi siya 2 meters. Why? Okay, so let us prove na yung x na to is hindi equal to 2 meters. Okay. Now, so if we're going to consider that triangle, let's say this is a point A, point F. Let me call this as point O. Diba this angle is theta? We call that as theta. Kasi ito 4 meters. Kasi ito 2 meters. So, we can find out that the distance AF is equal to square root of 4 square plus 2 square. And that is 4 square plus 2 square.
is square root of 20. Ayan, square root of 20. Okay. Okay, so square root of 20. Kung square root of 20 yan, how much is AG? Eh di bali, kung square root of 22 yung AF from point A to F, ano yung distance ng AG? Ano yung distance ng AG? Eh di square root of 20 over 2, diba? Dahil kalahati, square root of 20 over 2. Ito rin, yung GF din, ganun din. Square root of 20 over 2, kalahati. So, if we're going to consider the triangle sa baba, yung AG, B, so this is A, ito naman yung G, ito yung point B, okay? Diba ito ay theta rin? Ito square root of 20 over 2, okay? So, ito yung distance ng AB. Let me call this as Y. Yung Y, ito yung Y. Yan yung Y. Okay, so yun yung distance Y. So what is Y in terms what is Y in terms of this side? So diba this is right triangle. So that is cosine, diba? Cosine of theta is equal to adjacent square root of 20 over 2 divided by Y. So from there Y is equal to what? Now, what is cosine theta? What is cosine theta? Ito yung triangle natin na may theta. Cosine theta is 2 over square root of 5. 2 square root of 5. So, that is 2. Square root of 5, yan yung cosine theta, is equal to square root of 20 over 2 over y. So from there, I could solve for y. Okay, pag kinalculator natin yung y na yan, square root of 20 divided by 2 times square root of 5. Okay, so divided by 2. So ang y na lalabas is actually 2.5. Ayan. Pagka y is equal to 2.5, ano ngayon yung x? So, therefore, yung x natin is just equal to 4 meters minus y. No? So, 4 meters to minus y, yun yung x. Kaya, ang x natin ay 4 minus 2.5, that is 1.5 meters. So, hindi 2 meters. Okay? So, if we're going to have this alpha, ito ay 2 meters, yung taas, ito ay 1.5 meters lang. Hindi 2 meters. So, hindi 2 meters yung distance x. Okay? So, with that, ano mababago? Okay, so considering this at joint B, so ganyan pa rin yung mga method of joints natin, yung mga forces sa joint. Alpha pa rin to. Pero pagdating dito sa summation of forces vertical, we'll have BF sine alpha minus GB cosine theta. So therefore, BF is equal to sine alpha. What is sine alpha? So, papalitan ko ngayon itong sine 45. Mali na sine 45. What is now sine alpha? Sine alpha from this triangle
is 2 over, ano yung hypotenuse na to? 2.5, sir. 1.5 square plus 2 square, diba? Square root. And that is 2.5. Tama. So, 2.5 itong hypotenuse. So, ang sign is opposite to hypotenuse is 2.5. Ayan. So, yan yung tama. So, babaguhin natin yung sagot na to. Ilan na? 7.1554 times 2 divided by square root of 5 divided by 2 times 2.5. So, this becomes 8 kilonewtons. Exacto na. Then, that is also still positive. That means tension siya. 8 kilonewtons yung tamang sagot natin dito. Clear? Okay. Tapos, pagdating sa summation of forces horizontal, BC minus 24, 7.15 tama, sine theta, plus ito, yung 9.05, papalitan natin siya ng 8.0. Cosine alpha. O, papalitan din natin itong, hindi na cosine 45 sa halip. Ang cosine 45 is 2 over 2.5. Cosine is 1.5, sorry. Adjacent, 1.5. Adjacent is 1.5. Hypotenuse is 2.5. Ayun. So, yun yung cosine alpha. So, di bali, papalitan din natin itong sagot na BC. Negative 24 plus 7.15, 54. Sine theta is 1 over square root of 5. Okay. Plus 8 times 1.5 divided by 2.5. Plus lipat sa kabila, 16 kilonewtons. So, yung BF, this should be changed to 8 kilonewtons. Tapos, yung BC, ito, or change to 16. The rest are correct answers pa rin.